analysis sa araw na ito din sa gold, no, sa isang linggong ito, tingnan natin. Itong ang araw na ito, no, ito yung gold ito. Nasa fair value sa daily time frame. So ano mangyari? Sinasabi ko nga itong buong zone na ito ng resistance ay kanya pa yung babasagin. So ano mangyari ito? Itutuloy ba yan, MACMEX? So far ha, pag ang presyo yung nasa fair value ay consolidation. Ibig sabihin, naghatakan ang mga buyers and sellers kung sino ba talaga mananaig. Iakyat ba o ibaba? So, sa analysis lang natin ha, ito pag-akyat nito, rise and fall pa rin eh. Akyat kunti, babagsak kunti. Press. Akyat kunti, babagsak kunti. So, pero kung isuma, iburin mo sa isang linggo, nakikita mo, kahit umakyat, bumaba yan, nagkaroon ng rise and fall prices. Pero, ang demand, accumulation of demand ay unti-unting umakyat. Ibig sabihin, ano yung ibig sabihin din? Ibig sabihin, kahit pa nagkaroon, nagsisiso yan, nag-rise and fall yan, pero kung makikita mo, paakyat ang presyo. So, ibig sabihin, unti-unting pinapasok niya ang matibay na zone ito. So, ano mo sabihin magandang unan? Basta ako, basihan na natin sa report, no? Nakikita natin, no? Yan, gaya yan. So, safe haven ang gold habang ang ibang currency, buying power, ay bumababa. Si gold, doon sila kay gold. Kasi, si gold ang pag-hedge or pananggalang sa like inflation o kung ano.